ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. H para sa human dahil ito'y nakaka-infect ng tao lang. I para sa immunodeficiency dahil ang virus na ito ay lumilikha ng kahinaan para gumana ng maayos ang immune system ng ating katawan. V para sa virus at ibig sabihin ay hindi nito kayang mag-replicate o dumami kung hindi ito makakapasok sa loob ng human cell. Madalas, kapag pinasok ang ating katawan ng impeksyong sanhi ng infectious organism at iba pang invaders, ang ating white blood cells ang kikilos para matanggal ang mga ito. Isang importanteng cell sa ating immune system, ang CD4 cell. Kapag nakapasok ang HIV sa iyong katawan, didikit ito sa CD4 cell at hindi ito nakikilala bilang virus na kalaban ng ating katawan. Kaya hindi ito pupuksain. Malayang nakakapagpadami ang HIV. Sisirain nito ang pinasok na cell at saka lilipat sa iba. Makalipas lang ang sapat na panahon, ang high concentration ng HIV ay magdudulot na ng matinding pagkasira o paghina ng immune system. Kaya ang isang tao ay mas lalong madaling makakuha ng iba pang mga impeksyon. Sa oras na yon, mayroon ka ng Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. Tinawag itong syndrome dahil ang isang taong may AIDS ay makakaranas ng madaming oportunistang impeksyon o iba't ibang mga sakit. Ang terminal stage ng HIV infection, dito, ang iyong katawan ay mahina at madaling kapitan ng nakamamatay na iba pang mga impeksyon.